Dahil alam naman po natin na nagte-trending po ngayon ang pagiging malapit sa isa't isa. Naku, nabuhay pong muli ang kulto ng Aldab Nation. Ang sinasabi po na 2012 na istorya ni Maricel Soriano, tumakbo daw po si Maricel Soriano ng hubot-hubad. Ang bibida ay isang lalaking Bortakels. Pinamimili siya ng kasama niyang gwapo, matangkat na foreigner. At kumusta naman po ang mga pinakamamahal naming kachika sa buong mundo? Eto po, talaga naman, naglalangis pa rin ang aming katawan sa sobra pong init ng klima. Ayon sa matatanda, ito raw po ang klase ng panahon na pwede tayong maglaga ng itlog sa kalye. Pero dito po sa ating episode, iba ang ating ilalaga. Ang maiinit na chika at kontrobersiya na walang kadamot-damot po naming ilalatag sa inyo. Tama, Romel Chika? Tama, kaya ano pa ang hinihintay nyo? Tumutok na at wag aalis. Yan, at syempre, naku, ano naman kaya ang sasabihin sa kaliwa? Wendell Alvarez, a.k.a. Barikutot! Syempre, nandito kaming tatlo maghahatid sa inyo ng mga balitang artista at matatapang na mga opinion. Ay, wow! Ang ganda nyo. Akala ko, sasabihin niya, maghahasip ng lagim. Diba? At totoo naman po yan, lahat po ng gusto nyong marinig at makita at malaman, iyan po ay hindi namin ipagdadamot sa inyo. Siyempre pa, dito lamang po sa inyong programa, ating programa, at ito po ang Showbiz Now! Maraming salamat po sa malayuan at malapitan ninyong pagsuporta sa amin. Unang-unang, hindi kaya mainis sila dito? Ay naku, syempre merong maiinis pero mas marami tayong natutuwa. Okay. Dahil alam naman po natin na nagte-trending po ngayon ang pagiging malapit sa isa't isa ni na Catherine Bernardo at Alden Richards. Naku, nabuhay pong muli ang kulto ng Aldab Nation. Ay, wow po. Ito na, naglalabasan na naman po. Ito po ipinagtataka namin tatlo ni na Barikutot at Romel. Wala po tayong kaalam-alam. Tatlo na pala ang anak ni Alden Richards at saka ni Maine Mendoza. Ganun? Ang bilis naman mga anak. Nung nakala natin isa lang na hindi pa kapanipaniwala. Correct. Diba? At ito? Ngayon tatlo na pala. Ay, ng anak na. At ikinasal. Oo. Nakakaloka. At isinama ka pa doon para gusto mo makita ang anak. Isinasama ako sa isang isla para raw makita ko yung anak ni Alden at ni Maine. Ay. Ang sabi ko, kayo na lang ang magpista dyan dahil hindi naman ako naniniwala. Alam nyo, mga ibang miyembro, huwag natin lahat yun. Correct. Dahil marami rin naman sa mga miyembro ng Aldab Nation ang nag-iisip ng tama at nasa tama rin katwiran at opinion. Sa panahon ngayon ng social media, parang korte na ito. Di ba may korte na ng bayan ngayon? Kung sa korte po, ang hinihingi ay ebidensya. Sa social media, resibo. Correct. Ay, tama. Hindi na pwede ngayon yung kung ano ang nalalaman nyo lang. Kailangan ang ilabas nyo, resibo na paniniwalaan ng taong bayan. Tama. Correct. Yun. Sige. Sa haba-haba ng mga kwento na dami-dami ng kwento na walang resibo tayo nakikita. So, paano? Wala. Kailan nagdalang tao si Maine Mendoza sa unang anak hanggang pangatlo? Meron ba siyang inilabas kayong larawan na malaki ang kanyang tiyan? Kailan sila ikinasal ni Alden Richards? Kahit kasal sa likod ng simbahan, wala kayong mailabas. Correct. Tama. Kahit sa ilalim ng punong mangga, walang kasalan kayong mailabas. Correct. At kailan nawala si Maine Mendoza mismo sa limelight? Kaninong mata ang nadaya na nawala si Maine Mendoza kahit pansamantala lang? Alam nyo, hindi ko na alam. Ano maipapayo mo dito sa mga Aldab Nation na talaga ang paniniwala talaga ng kanilang kulto ay mag-asawa si Maine at si Alden at may mga anak na? Nako, ang payo ko po sa inyo, buksan po ninyo ang bakatlong mata nyo kung ayaw po ng puso. Third eye ninyo para makita nyo ang mga lahat-lahat ng aspeto ng buhay ng mga tao. At ikaw naman, Barikutot. At ikaw naman, Wendell, ano maipapayo mo dito sa mga talaga matatawag nating mga ilusyonado at ilusyonada? Naku, huwag na kayo mangarap sa sinasabi niyong kasal-kasalan. Mangangarap ng gising? Oo, nangangarap sila ng gising tapos
kasal na daw. Ano ba yan? At eto pa, ang pinakamatindi po, kaya naging paksa namin ito. Lumang paksa na po ito kung tutuusin. Binuhay lang uli namin dahil sa nabuhay uling issue, abay pinapalaga nila. Ang Catherine at Alden Richards, kung totoo daw na si Catherine ay isang matalinong babae at marespeto, hindi raw siya mahuhulog at mai-inlove sa isang pamilyado ng lalaking tulad ni Alden. Kaloka, no? Oo, mag-isip-isip ka, Kat. May asawa na yan. Ano ba yun ang sinasabi? Ika'y magiging kirida lang forever. Nakakaloka. At hindi pa tayo sure, ha? Kung nililigawan na ni Alden si Catherine. Pero sa kanila? Hindi ka magkarelasyon. Sa kanila, magiging kerida na. Ang bilis, ha? Ako, pwede, pakikausap po lang itong mga ilusyonadong miyembro ng Aldab Nation. Nako, to all Aldab Nation. Members. To all Aldab Nations, members. Ang dami-dami ng nations. Nako, it's better do your homework first before you say that Aldin and Min Mendoza is already three child. I is already three child. Have already three children. So that's why you just... Sa kasal, ano may tatanong mo sa kanila? Nasaan? Nako, where is the receipt of the marriage contract? Ano pa receipt siya? Pasabi. Sa shop. Where is the receipt of the marriage contract? Receipt talaga? Proof. Proof po. Where is the proof of the marriage contract that Alden and Min Mendoza is already married? He's already married. Isa lang. Ano pa? Tungkol sa mga children. To all the children that you loved before. To all the girls you want. Julio Iglesias. Okay. Naku, where is the three childs now? With three childs? Where is the three childs now? Where are they? Asan ang tatlong anak? Oh. Will you please to the all Aldab Nation? Will you please this is only a picture of the three children. There is no picture. Oh, what about their issue na si Catherine daw will forever be kerida lang ni Alden? What do you say to that? So that's why I think the Aldab Nation is illusions about the kerida issue. Why? You know, Aldab Nation, do not be think about that kerida issue, but I think Alden and Mimi is did not married already. Because Alden and Mimi did not married already. Basta sa ano na po yan, labo-labo na po dyan, past tense, present tense, future tense, bahala na po kayong umintindi kay Bricotot, di ba? So, ano ang kanta na nababagay sa Aldab Nation? Sa Aldab Nation, ha? Aldab Nation. Hindi kay Maine, hindi kay Alden, hindi kay Catherine. Sa Aldab Nation. Ay, kakantaan ko sila ng ano? Yung kanta na, Dream On! Dream On! Mangarap kayo! Paano ba yung Dream On? Paano simulaan ba yan? At kanino bang kanta itong Dream On? Kanino? Sa Nazareth? Pinasok mo ang mundo ng Nazareth? Hoy! Mahiya ka, ang Nazareth, grabe. Para mo rin pinasok ang Queen. Oo, parang Bon Jovi, ganun. Hindi ka pa nga nagkakyapo, nasa Nazareth. sige, go nga. Dream on! Akala ko, dream. Go! Dream on, touch it hard to Dream on. Hindi ko alam. Paano ang gagawin natin ngayon? Message. Thank you, Ali. Ano na lang? Dream. Dream, 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 dream. Yun na lang. Okay. Kung mangarap ka ng gising. No? Diba? Buti pa kinanta niya, illusion eh, no? Diba? Ano pa? Mag-invento ka nga ng kanta para sa Aldab Nation? Tungkol sa illusion? Illusion that you cannot do for you. Illusion!
invento sa... Yan talaga maniwala na invento na. Walang question. Illusion that cannot do for you. No. Alam mo, siguro dapat talaga gumagawa ka nalang ng kanta mo. Walang mali. Oo, sarili mo. Hindi pa tayo matcha-charge ng... Oh, copyright. Copyright. Diba? Copy wrong yun. Copy wrong. So you better talk to Catherine. Ayan. Hi. To Catherine na Bernardo, I think it's better you do whatever you want. Never mind about the boss or never mind about the Aldab Nation, whatever you say. You are in the fame of your career. Ay, nasa itong ng tanyo, no? Fame! My God, I will forever! Dream! Fame! Bakit pag si Direk Jet ang nandito, nagkakaganyan siya. Pag si Direk Tom, hindi siya nakapapakawala ng mga ganyan. Siguro sinabi niya, hindi ko na mapipigilan talaga. At ayaw niya siguro ipakita kay Direk Tom yung kanyang kaganyanan. Kasi mawawalan siya ng mag-asa. Baka hindi ako respetuhin ni Direk Tom. Bakit nila-respect ka ba niya in the first place? Are you sure? Yan yung gusto ko, huwag niya ako i-respetuhin. Okay lang sa lahat. Ay! Okay sa lahat. So, isa ka ring Aldab member. Naniniwala ka na isang araw magkakatotoo ang iniilusyon mo tungkol kay Direk Tom na ba? Ang tawag sa'yo, Tom Wen. Tom Wen. Tom Wen. Yung kanilang lapin. Tom Wen. Fairness. So, meron ang Tomwell. Oo, meron na. Nako, ewan ko lang kung makalulusot to episode pwede, na to. Pwede rin sabihin na Tomdell. Or pwedeng Wentom. Oo. Diba? Kasi ang ibang tunog ng Tomdell, diba? Oo, Del. Ano ba yung tunog? Ano? Parang? Iba raw ang tunog ng Tomdell. Ano yon? Parang? Grabe ka. Matindi na rin ang ilusyon nito. Alam mo, kaya siguro hindi na nagpapapasok sa ito. Iniwasa pa na. Tamo, mas inunan niya yung pagbabago ng kulay ng kanyang bagong-bagong sasakyan. Natatakot si Direk, baka ma-fall na siya sa'yo. Sana kung fall na bagsak. Magpamember na lang kaya ako sa Aldab Nation. Pwede kasi ilusyonada ka. Ilusyonada. Okay, mga kapatid, nakakatawa. Nakakatawa naman po kasi talaga yung issue na yan. Manungang gumising kayo sa katotohanan. Ang kulto ninyo, wasakin nyo na, buwagin nyo na. Abay, tinatalo nyo pa po ang mga kulto ng relihiyon. Hanggang ngayon ba naman, yan pa rin ang paniniwala nyo? Correct. Eh yan, pwede nating tawanan. Baliwalain. Pero itong next issue, Totoo po ito. Ito po ay pinangahasan po namin na talakayin. Kasi ito po ay kalat na rin naman. Pinangalanan na rin po ang aktres na pag-uusapan namin sa maraming vlogs. At kumalat na po talaga ang kwentong ito sa maraming lugar. Kaya ito po ay amin na rin tatalakayin sa isang aspeto na may kasamang pagrespeto. Diba? Ang sinasabi po na 2012 na istorya ni Maricel Soriano ay yung nakatira pa siya sa isang condo sa Rockwell. Na di umano tumakbo daw po si Maricel Soriano ng hubot-hubad. Nakita raw po ng mga nakatira din sa Rockwell at ang ginawa daw po ng gwardiya ay binalutan na lamang siya, tinakpan na lang at ipinalik sa kanyang kwarto. Ang pinag-uusapan po kasing issue dito ay ang pagkakasangkot ng pangalan ni Maricel Soriano sa droga. 2012 po ito na di umano ay dapat ma-report sa PIDEA pero humarang. Hindi na po namin babanggitin pa ni na Wendell at Romel kung sino yung mga idinadamay pang ibang tao dito sa isyong ito dahil pagkatataas po na posisyon sa lipunan. Nang ginagalawan nilang posisyon sa lipunan sa ating pamahalaan. Pero ano ba ang masasabi mo dito?
sa issue na to? Alam mo, nung una ko napanood dito sa mga vlogs na sinabasa sa mga vlogs na ito, parang sabi ko, bakit inuungkat pa ito? Eh, ang tagal-tagal ng issue. Oh, sabi ko, bakit? Dapat patahimikin na nila yung si Maricel Soriano, di ba, kung sinasangkot nila. Kasi mahirap lang kasi sa vlog, kasi nahahalukay nila yung mga lumang issue. Dahil sa social media. Correct. At saka, kumbaga, si Maricel dito ay damay. Correct. Oh, oh. Damay, di ba? Ayaw na nga sana siyang pangalanan nung main source. Kaya lamang, eh, kinalkal nga eh. Diba? Kalat na. Ang mahalaga po, eto lang naman. Lahat naman po tayo nagkakamali ng desisyon sa buhay natin. Minsan isang panahon, nakagawa din po tayo ng isang desisyon na labag sa ating kalooban, pero dahil mga tao lamang tayo na mabuhay sa kaway ng ganyang pagkakataon, diba? Oo. Tayo ay napupunta sa ganong sitwasyon. Pero ang pinakamahalaga po, yung ngayon. Siguro naman po ay pupwede nating bigyan talaga ng mula sa pusong pagkakataon na unawain si Maricel Soriano, lalo na ngayon na talaga namang nakikita natin ang pagpupursige niyang makabalik sa pag-arte at harapin at mahalin ang kanyang trabaho. Diba? Yun na nga po, nanay, ang inaano ko, ang ganda-ganda ng karir. May dalawang proyekto pang nakabangko. At may teleserye ang gagawin. Correct. Kaya nakakalungkot lang kasi ang pinag-uusapan si ito, matagal na panahon na. Kung babalikan natin, lahat ng artista, maraming nakaraan niya mga yan. Maraming makakalkal si na mga Soriano, kwento, mga issue at iskandalo. Hindi lang po si Maricel Soriano. Nagkataon lamang po na si Maricel Soriano ay Maricel Soriano. Yun. Tama, malaking yes, artista, tinaguri ang Diamond Star, at anything about Maricel is saleable. Ay, diba? Oo. Tama. Bibilhin at bibilhin ng publiko. Alam diba? Mo, mayroon nga doon na nag-comment doon sa mga nagpalabas nito, na sabi nga, respect Maricel Soriano. Mm-hmm. Nakalagay doon na, she is only the user, sabi niya. Mm-hmm. Hindi naman siya ibig sabihin na nag-seller ng droga. Nagtutulak. Hindi siya, user lang siya. At nakalagay pa doon na, yun siguro gawa lang yun ng ano ba yung sinasabi niya ng panahon. Nung unang panahon, kasi at saka, panahon nila eh. Away politika. Oo. Diba? May mga away politika na meron pong mga taong hindi dapat na madamay na nasasangkot sa issue. Correct. Yun lang naman yun. Tsaka kung iisipin natin, bakit ngayon lang? Mm-hmm. 2024 na. 12 years after. Diba? Bakit ngayon lang mabas yung mga bagay-bagay na ganyan? Nakakalungkot, pero hindi na natin mapipigil dahil naglabasa na. Ang mahalaga na lamang po, panuorin natin si Maricel Soriano ngayon na minamahal ang kanyang trabaho at diretsyong-diretsyo siya na nangako sa kanyang sarili na ang nakaraan ay nakaraan na. Yun. Diba? Bigyan natin ang chance. Pagkakataon. Oo naman. Diba? Ang dami natin binigyan ng pagkakataon. Oo. Ang Diamond Star pa ba ang ating pagdadamutan? At saka nakakalungkot lang kasi nakakahalubilo natin ito. Kaya masakit para sa atin din na parang... Diba nagkwentuhan kita? Sabi ko, Romel, pag nalaman mo yung issue hanggang sa napanood mo na nga, malulungkot ka rin. Nakakalungkot talaga. Ang dami-dami nagpadala sa akin ng mensahe na lungkot, dahil bakit kailangan pang kaladkarin ang pangalan ni Maricel Soriano sa isang pagkakataon na heto nakikita natin siya na talagang nagsisigaw na. Diba naman? Oo, yung bumabrik ng sigla niya sa paggawa ng mga proyekto. Ano, ito ba'y kakantahan ba natin si Maricel Soriano? Meron ka bang naiisip na pyesa na po pwede nating ihandog sa kanya? Kung ako kay Maricel, magtengang kawali ka dyan. Huwag kang sasagot. Oh, ay, oo, diba? Tama. Actually, ganun naman lagi lahat ang dapat gawin sa mga alam mo sa sarili mo na napagdaanan mo, na bago mo ang lahat-lahat. Nandito ka na sa punto ng maayos ka. Oo. Tapos ang dami nila nagsasabi, paano nyo natiyak na si Maricel Soriano yun? Oo. Sa unang-una po, pinangalanan. Pinangalanan na siya ng mga vloggers. Pangalawa, anak ni Jan at ni Marcia. At meron pong mga litanya sa kanya na karaang pelikula na. Yun ang sinasabi nila. Huwag mo umateri-teri dyan. Sino ba yun? Sino pa po ba ang ating ituturo? Kundi, nag-iisang Maricel Soriano lang. Ang pinakamahalaga, sabi nga po namin tatlo, yung ngayon. Yung kahapon, pwede na po nating isang tabiyan dahil kinalimutan na at hindi na muli pang babalikan. Yes. Yun. So, at saka knowin Maricel Soriano, magaling magano yan, mataray yan eh, di ba? Magaling matapang. Matapang yan, magaling magsalita yan. Kaya siguro, ito siguro parang idededmahin niya itong mga issue. Oo, dapat lang dedmahin ito. Hindi ito binibigyan ng pagkakataon para sagutin. Oo, at para masira ang
kanyang ano, yung imahe. Correct. Oo, yun yun. Huwag mo nang kantahan si Maricel Soriano. Sapat nang alam niya na tayo ay nauunawaan natin ang kanyang sitwasyon. Oo, at saka kanyang damdamin. Yun, diba? Ang tanong, matagal na pong hiwalay sina Richard Gutierrez at Sara Labate, pero niminsan hindi po natin naringgan si Richard na nagbigay ng pahayag na siya ay single na. Pero kamakailan, buong ningning pong sinabi at ipinost ni Sara Labate ang linyang, "I am single." Ha? Ano raw? We, di nga. Tantanan mo kami, no? At heto na po ang mga SNNers, of course, na walang bitiw, walang pagkasawa na sumusuporta sa ating programa. Unang-una, Tito Manny Garcia and Tita Norski, lahat po ng uri ng pasasalamat inilalatag namin, tinatawid sa inyo mag-asawa. At syempre, Boise Caragay. Maricio Formacion Espirito. Tita Julie Paras. Jojo and Leslie Blaze at Bingula and Mama Noini. Tito Abel and Tita Nini Olanday. Freely and Lara May Abrigo. Eddie Letada. Naku, wag siyang ano-ano dyan, ano? Wag kang ano-ano dyan. At Dribble and Mama Lota. Shawnee Sebastian. Dan Clavesillas. And Dave. Mama Sel. And Mama Sel. James Vincent Navarrete and Mama Dang. Direct Franny Zamora. Na nasa Amerika pa, pero kasama pa rin natin. John and Ching Bautista Silverio. Randy Balaguer. At Mark Valencia. And Mami Lydia. Mahigpit na yakap ng pagmamahal kay Mama Lydia. At ganun din, syempre, 16 cent coffee sa Silang, Cavite. Okay. At ang dalawa natin, Ninang. Syempre si Ninang Tita Flora Estrada at Ninang Letlet Cocabo. Maraming salamat po sa inyo, of course. At ang Rampador at Reina ng Sydney, Australia. Ang nag-iisang Catherine Amos, Tito Jerry and Kenzo Bongbong. At syempre, ang the most generous at ang Ninang of all time, Dunya Lily Chua. Ano na? Asan na? Asan na siya? Dumating na. Dumating na ba? So, waiting. So, wala pa. Sa inyo pong lahat mula sa puso namin tatlo, sobrang maraming salamat po. Okay, sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? Sino magbabato? Ito na nga ang ating blind item for today's video. Hi! Boy. Ang bibida ay isang lalaking Bortakels. Uy, tambora itsura. Ako, crush ko ito. Bruce, uy, ang daming gano'n, ano? Yung pag tinignan mo talaga, lalaking-lalaking, bortang-borta. Bortang-borta. Ang tawag sa kala, macho gay? Macho gay. Okay. Oh. Ito ang bibida sa akin. Naku, ito, sayang talaga ito. Kasi, napaka-nega na ang lumalabas sa mga nakakakilala sa kanya. Noon pa man, di ba? Kung natatandaan nyo pa ang mga kwento sa airport, di ba? Ang daray kasi. Ewan ko ba dito? Hindi mapigilan pagiging ano? Malakera? Correct. Ito na nga siya na naman. Matapos ang skandalo sa airport. Ito, naganap ito sa abroad. Hi! May nakakitang kababayan natin. Kababayan natin na hindi niya ine-expect dahil itong kababayan nating Pilipinas. Siyempre, gwapo tong lalaki at kilala dito sa Pilipinas. So nakita niyo ngayon sa isang ano? May kasama? Oo, tindahan na yun na pang mayaman. Imported. Louis Vuitton. Ay! Oo, diba? Na namimili. Hindi siya mag-isa, may kasama. Ipinag-shopping siya? Yesterday! Nakakaloka! Pinamimili siya ng kasama niyang gwapo, matangkad na foreigner. Ay, talaga rin naman. Ito ba yung actor na nagwala yung isang director? Ay, yes. Alam mo kung bakit napakanega nito? Oh. Kaya kung bakit nabubuo lalo ang kanyang gender. Ay. Kasi may eksena siya sa pelikula na ayaw niyang gawin kasi makikipaghalikan siya sa kanyang leading lady. Ay, ayaw niya talaga. Ayaw niya talaga. Ang tagal-tagal siyang kinumbinse ng director na kailangan gawin kasi akma sa istorya na pag nagmamahalan, may ganitong eksena. Oo. Naku, nahihinto ang shooting dahil sa eksena yun, dahil ayaw niyang pumayag. Pinakikiusapan niya ang director. Direct, baka pwede naman pong ganito lang, ganito, ganito. Napika na ang director at one, tumalak na ang director sa kanya. Ayun na. Kung ayaw mong gawin, umalis ka na lang dito. Ayun na. Patay ng bata. Oo, na. So,
di, napilitan ngayon ang lolo mong gawin. Pero, hindi na masyadong napag-usapan kasi nga, walang dating. Walang dating. Ayaw niyang gawin ang kissing scene at lovemaking. Correct. Pero, si ano, etong si actor na itong board ng actor na ito, pag-iba ang ganong eksena, give na give! Ay! Yun ang nakakaloka. Na may personal naman siya, masyado. Oh, ano naman ba yan? Anong ang dami pa ng may crush dito? Ay, actually, ikaw nga, crush na. Crush ko to. Ang ganda kasi ng katawan yun. In fairness, siya nang bintahin niya talaga. Saka kwapo. Nakabango. Yung parang kahit kajajaging lang, bagong paligo ang dagingan. At eksakto lang, nung isang araw lang na-scroll ko to, meron siyang isang short film na nakaupo sa ano, may gina... Oo, naguhubad! Ay, naka-webcam! Eksena sa pelikula! Nako! Bunga! Ikaw ba, hindi mo siya crush? Ay, siyempre... Crush ko siya talaga. Ikaw pa ba? Kung na-crush ni Romel, hindi mo ba magiging crush? Nako. Oh. Magbigay ka nga ng clue kung sino ito. Alam mo yung apelyido niya, bagay na bagay dun sa kanya eh. Ay, bakit? Oo. Kasi diba? Brusko siya. Brusko siya. Oh. Eh, pero hindi naman brusko. Babaeng brusko. Oo. Ah, brusko. Tapos ang pangalan, pwedeng pang babae, pwedeng pang lalaki. Oo, wala talaga kasi doon. Wala siyang ligtas. Sa gitna talaga, ano? Oo, ay, pwede yung mapagbigyan naman pala ito. Nako, ang gwapo pa naman niya. Ano ba yan? Pero sayang to, no? Paano natin eh? Pasipanang ng bongge, no? Nasipa pa, palayo. Oo, nasipa palayo eh. Nako, mga kapwa ka-SNNers at Tito Manny Garcia, siguro naman yung clue ni Wendell, bigay na bigay na. Nako, hindi na kayo mauupo sa raw floor na katabi ang mabahong basurahan yan. At walang... Nako. Electric pan. Hindi na, sasabihin ko sana, mag-aircon na. Dahil napaka-init ng panahon. Ayun. Hay nako, ano ba kasi dapat gawin? Nako, eto na nga po. Mag-like po kayo, mag-subscribe po kayo, huwag niyo pong kalilimutan mag-subscribe. At isama niyo rin po ang Rebel Chica Vlog. Salamat po. Konting-konting gamebot na lang. Oo, please. Bigay niyo na po sa akin. Salamat po. Konting gamebot na lang. At syempre, direct Beverly Verhel, lagi ka namin kasama. Ano man ang aming ginagawa, mahal na mahal ka namin, mag-ingat ka dyan sa Toronto, Canada. At syempre, wala kayong dapat gawin, kundi hit nyo lang yung bell para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng ACNN. At, ang sinasabi ko palagi sa inyo na please, don't skip! At suportahan nyo naman ang aming Showbiz Now na official, ito yung aming TikTok. Ano ba yung TikTok? Well, may mga tak-tak-tak siya, o. Oh. Ganon. Tapos? Ano sasabihin? Ano sasabihin? Ah, tapos? Roy! Naku, siya na naman si Kate Winslet. Diyos ko po, itignan rin pato. Yun lamang po. Maraming salamat, Romel Chica and Wendell Alvarez. At sa inyo pong lahat, pakitanggap po ang aming mula sa pusong pasasalamat sa hindi nyo pagbitiw sa ating programa. Hanggang sa susunod na episode po ng inyong show, ating show. At ito po ang Showbiz Now! Maraming salamat po. Demon! Dream, dream, dream. Pumitew. Di ba? Oh.